Ang paniniwala po ba ng isang tao na babago dahil lamang po sa interest na maaaring pumapabor sa kanya? Ako ayoko pong paniwalaan na may mga ganong tao pero meron talaga. Kasi ito pong si Harry Roque, kung babalikan po natin ang kasaysayan, ayon na rin po mismo sa kanyang mga pahayag, siya po ay kilala bilang isang individual na sinusulong ang interes ng taong bayan at ng bansa bilang isang miyembro po ng aktivismo. Pero lahat po iyan nagbago sa isang iglap. But before that, ano ba yung particular na pahayag nitong si Harry Roque? Noon pa lamang ay kumakandidato sa pagkapangulo itong si Rodrigo Duterte. Sabi niya, huwag daw pong iboto si Rodrigo Duterte sapagkat ito po ay mamamatay tao. Dito po sa Rappler video, 5 years ago, pero late upload po ito Nakalagay po dito ang mga sumusunod. Look back, Roque told people not to vote for self-professed murderer Duterte. Pakinggan po natin ang pahayag dito nitong si Harry Roque. I want you to go out and vote them and not just vote against it, but convince your neighbors and friends that because the right to life is the most important of them all, please do not vote for this murderer, this self-professed murderer. Huwag iboto ang isang taong mamamatay tao, ang umaamin na isang mamamatay tao. Yan po ang partikular na pahayag ni Harry Roque before na maging pangulo itong si Rodrigo Duterte. Pero what happened next ay alam nyo na. At ito ay unang ipinahayag nitong si Rodrigo Duterte. Balikan po natin, noong October 29, 2017, ipinakilala nito pong si Rodrigo Duterte ang kanyang presidential spokesperson. Walang iba kung hindi si Harry Roque. Meet the new spokesman ng Malacañang, presidential spokesman. He will carry my word to the public. And he's very competent, able. Grabe, no? Matapos niyang sabihan na mamamatay tao yung isa. Tapos ngayon, magkakampi na sila. Puring-puri pa siya ni Rodrigo Duterte. At ano naman ang naging tugon ni Harry Roque kinadaunan? Himudpuwit na sa mga Duterte. Not na. It's in the messaging, actually. We cannot speak with the same words altogether. But, at hindi lang yan, syempre. Alam din natin na nakinabang ang pamilya nitong si Harry Roque, particular ang kanyang may bahay. Simula noong 2017 or 18 din, kung hindi ako nagkakamali, naging board director or member ng Pag-ibig Fund yung kanya pong asawa. At kailan lang naman po ito natanggal? Ngayong taon lamang po na ito. Overstaying na actually doon po sa Pag-ibig. Yan po yung mga interest na pumabor para kay Roque, kaya lahat po ng mga paninindigan niya sa nakalipas po na panahon ay nagbago. Tuloy po natin ang pakikinig dito. How he would convey that message from me would be most important. I trust that he'd be able to come up to the expectations. What's the reason behind your decision to replace Yusek Abella? The reason is my personal decision. I am not about to explain why I did it. Sir, what's next for former Yusek Ernie Abella? Anyway, iba na yung issue yan eh. Ang pinunto lang naman natin dito, as early as 2017, ito pong si Harry Roque ay naging spokesperson ni Rodrigo Duterte at doon na po pumiit ang lahat sa paninindigan nitong si Harry Roque. Ngunit sa mga pagtatanggol niya sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi mawawala ang paghahanap ng publiko sa katotohanan. At isa sa mga katotohanan na hinahanap ng publiko ngayon ay kung ang Duterte administration ba ay may kinalaman sa mga paglipana ng Pogo. Pero alam naman po natin ang kasagutan na dyan dahil po sa tinawag ni Senator Risa Ontiveros na de facto policy. Tawagin na lamang natin itong impacto policy ni Rodrigo Duterte
eh talagang lumaganap po ang pogo. Sa paglaganap po ng mga pogo na yan, kaakibat po niya ng paglaganap din po ng iba't ibang kriminalidad, mga heinous crime na maituturing sa ating batas. At isa po rito ang Lucky South 99. Ito pong Lucky South 99 na matatagpuan po sa Porac, Pampanga, ito po ay naka-post bilang isang pogo hub, pero sa likod po ng mga pader nito ay tinatawag pong scam farms. At ang nakakagulat dito mga tol, sa pag-iimbestiga na isinagawa po ng ating mga otoridad, partikular sa paghahalughog na sinagawa po nila sa 46 na building, isa po rito sa mga building na ito, natagpuan po ang mga dokumento kung saan napakahalaga pero bakit nandoon. Partikular ang mga dokumento na meron pong letterhead ng Office of the President, Presidential Spokesperson sa opisina po nito, at yung appointment order nga po ng Executive Assistant nitong si Harry Roque, kung saan ito pong Executive Assistant na ito ay nakitaan din po yung mga dokumento, rather, nakita din po na meron pong affidavit of support na pirmado po nitong si Harry Roque. Basahin o panoorin po muna natin ang balita kaugnay po niyan mga tol. Kahapon, may mga mahalagang dokumento ring nakuha sa compound, gaya sa appointment papers na ito mula sa Office of the President na pirmado noong January 2021 o sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakapangalan ang dokumento sa isang executive assistant sa ilalim na opisina ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Meron ding affidavit of support kung saan nakasaad na isasama ni Roque ang executive assistant para sa biyahe abroad noong 2023. Okay, mga katanungan na maraming lumabas sa harapan ng publiko kung bakit may ganyang mga dokumento sa Lucky South 99 na pag-aari ng isang dating executive assistant nitong si Harry Roque. Initially, teka lang, naalala ko lang, ipakita nga natin ito. So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, yun pala ang tama. Yes. So initially, tuloy tayo sa balita, mga tol. Ito po kasi binlurred ng mga mainstream media. Kaya nagtry po tayong hanapin ang tunay na pangalan ng executive assistant na ito. At sa paghahanap po natin, hindi pa rin po natin makita sapagkat sa kumalat po na affidavit of support, kanila pong kinuveran yung pangalan. Basahin po natin in particular ito pong affidavit of support. Ano? Ay si Harry Roque po, Herminio Harry L. Roque Jr. with office address blank after taking oath states as follows. He is a legal resident and citizen of the public, of the Philippines rather, and currently holds office at the address mentioned above. He is providing that affidavit to confirm that he will provide financial support to blank name his travel to Poland, Ukraine, and Italy from October 9, 2023 to October 18, 2023. He will accompany him to those countries as an invited resource person to speak on an event on the peace process in Ukraine, which will be Kiev, Ukraine, to be held from 13 to 16 October 2023. At ang pinaka notable dito mga tol, dahil sinabi po dito nitong si Harry Roque na he will shoulder all the expenses. Ano? And what is notable also ay sinabi po dito ni Harry Roque na travel companion niya po ito pong executive assistant niya dahil siya po ay merong medical condition. Ngayon, wala po dito sa mga dokumento na ito ang pangalan ng executive assistant. Kaya sa ating pong paghahanap sa internet, ito naman po ay hindi paninirang puri sapagkat ito po ay ibinalita sa harapan po ng publiko, partikular ng Abante News. Nag-appear po ang mga pangalan na babanggitin po natin dito po sa balita. Dated June 15, 2024 by Abante News. Roque,
Binitbit stop sa abroad. Yan po ang headline. Nakalagkad si dating presidential spokesperson Harry Roque sa kontrobersyal na scam farm sa Porac, Pampanga matapos ma-recover ang mga dokumento na nilagdaan nito. Ilan sa nakitang dokumento ay ang appointment paper ng isang dating executive assistant ni Roque sa Malacañang at affidavit of support na nagsasaad na sasagutin niya ang travel cost ng kanyang dating executive assistant noong 2021. Ano? Talagang yayamanin si Harry Roque kasi biruin mo yung kanyang executive assistant, sasagutin niya ang gastos para dito. Okay, tuloy tayo. Nakasaad sa dokumento na isasama niya si Alberto Rudolfo E. De La Serna. O, binasa lamang po natin ang pangalan ng kanyang executive assistant dito po sa balita ng Abante News. At mamaya, kilalanin po natin sa public post o yung available sa public na mga documents referring to a particular Rudolfo E. De La Serna. Tuloy ko muna ang binabasa po natin dito. Ulitin ko. Nakasaad sa dokumento na isasama niya si Alberto Rudolfo E. De La Serna sa kanyang biyahe sa Poland, Ukraine at Italy mula October 9, 2023 hanggang October 18, 2023. Si De La Serna ay dating Mr. Supra National Philippines 2016. Pangalan at titulo ang nakita na po natin sa balita. Kaya yan po yung pinaghugutan po natin para tingnan kung ito po bang De La Serna ay talagang tao. He will accompany me to these countries as an invited resource person to speak on an event on the peace process in Ukraine, ayon sa affidavit. I need a travel companion since I am diabetic with coronary stent and suffering from acute spinal stenosis. Dugtong pa nito. Minaliit naman ni Roque ang mga nakuhang dokumento dahil wala naman daw itong koneksyon sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator sa Porac, Pampanga. Tama naman siya. Walang koneksyon. Pero nagtataka tayo bakit nandoon ang mga dokumento na yan na ang taong nagmamay-ari nito ay related sa iyo, Harry Roque, by employer-employee relationship. Okay? Tuloy tayo rito or sabihin nating superior and subordinate relationship kasi hindi naman pala empleyado nitong si Harry Roque. Kung hindi, siya ay nasa ilalim, sila ay nasa ilalim ng isang opisina ng gobyerno bilang superior and subordinates relationship. Okay, tuloy tayo sa binabasa po natin. Maging ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, naniniwalang inosente ang tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte. The document itself, according po kay spokesperson ng PAOK na si Winston Casio, is innocent. The document is not of suspicious or criminal nature. Ayon kay Casio, si Roque ay nagsilbing abogado ng Whirlwind Corporation na siyang nagpaupa ng kanilang property sa Porac, Pampanga sa Lucky South 99. If Mr. Roque was lawyering for Whirlwind Corporation, that in itself does not constitute any suspicious activity. Oh, I agree sa observation po nitong si Winston Casio. Pero hindi mawawala sa isipan ng tao na coincident lamang po ba na ito pong Whirlwind Corporation ay nag-provide ng mauupahan para po sa Lucky South 99 kung saan napag-alaman natin ngayon na ito po ay engaged pala sa criminal activities. At ang Whirlwind Corporation po na ito ay ang kinuha pang abogado sa dinami-dami pong abogado sa Pilipinas ay isang dating spokesperson na meron po talagang sufficient influence sa iba't ibang pagkakataon. Kaya yun po yung mga gusto po nating malinawan. Yan po ba ay coincidence lamang o talagang deliberate na siya po ay kunin bilang abogado para sa maaaring mga rason na hindi po natin alam sa kasalukuyan. And we are hoping na sa pag-iimbestiga po ng ating mga otoridad dito, lumabas po ang katotohanan. Ngunit dahil nga po sa mga napag-alaman po natin na mga impormasyon na yan,
Eh, ito na nga po, napag-alaman natin na ito palang si Alberto Rodolfo A.R. de la Serna, as makikita po natin ito sa Google, pagka tinay po ninyo ang kanyang pangalan, subukan po natin itype ang kanyang pangalan, ha? Baka kasi sabihin ng mga basher natin, eh, naninira lamang tayo. Hindi po tayo naninira kasi ito po talaga. Makikita nyo po rito sa Google na kapag tinype nyo, ipoprovide po ang mga impormasyon na ito. At dito nga po, sa particular na images na ito, ang pangalang Alberto Rodolfo de la Serna. At kapag kakinlik nyo po ito, ididirect po kayo niyan sa Facebook page na shinare po natin kanina. That is Pagans Fanatic. At dito po sa Pagans Fanatic, dated November 21, 2016, nakapost po rito ang mga photograph nito pong si de la Serna bilang Mr. Supra National Philippines 2016. That time, he was only 22 years old from Bohol and representing the Philippines at the inaugural Mr. Supra National 2016, which will be held in Poland. Okay, o naisagawa na pala sa Poland kasi tapos na po ito eh. Ngayon, ang punto dito ay marami na ngayon ang nagtatanong, mga tol. Dahil po sa pangyayari na yan, samut-saring mga individual ang nagtatanong kung ano ba ang katotohanan sa likod ng superior-subordinates relationship ng dalawa. Wala tayong mali siya sa pagtatanong dito. Pero alam naman natin na ito pong si Harry Roque, isang public figure, dati pong presidential spokesperson, at concern po ng ilan ay ano po ang ginamit na pera dito para itustos doon po sa travel nito pong si executive assistant. Kasi baka ang sapantahan ng iba, baka nagagamit po ang pondo ng taong bayan. Iyan naman ay nagtatanong lamang. Tapos meron din po nagre-raise ng punto na bakit daw po itong executive assistant niya na wala naman pong expertise sa health, ano ba tawag doon? Sa bilang health professional, ay ito pa ang kanyang napili. Kasi sa ating pagsasaliksik, ito po ay nakatapos ng business administration, which is hindi po related sa anumang health sciences na maaaring magbigay ng tamang kaalaman at kakayahan sa isang tao na magresponde sa panahon ng pangangailangang pangkalusugan. O, basahin po natin una ang shared post dito nitong Impact Leadership. Sabi po dito 7 hours ago, Roque signed documents for former staff and travel companion recovered in Forac raid. Okay? An appointment paper for former presidential spokesperson Harry Roque, staff and affidavit of support signed by Roque were recovered when the Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOC raided the Philippine Offshore Gaming Operator or Fogo Hub at the Lucky South 99 compound in Porac, Pampanga. According to the appointment paper dated October 5, 2021, Alberto Rodolfo Y. de la Serna, Philippines, or reported by Abante as Mr. Supra National Philippines 2016, was appointed Executive Assistant 3 with salary grade 20 at Roque's office with a compensation rate of 54,251 pesos. Wow na wow. Ganun kalaki po ang sahod nitong executive assistant niya na sa ating pagkakaalam ay graduate po ng Bachelor of Science in Administration. No? Galing ano? Kwalipikado kaya ito para as executive assistant? Nagtatanong tayo. Forwarded herewith is the original copy of your appointment paper as Executive Assistant 3 at the Office of the Presidential Spokesperson effective January 4, 2021 up to December 31, 2021. Oh, almost one year din pala siyang naging EA ano, sa Office of the Presidential Spokesperson itong si Harry Roque. Duly approved by the Civil Service Commission, the letter from the Human Resource Management Office of the President read. In the affidavit of support,
Roque confirmed that he would provide financial support for De La Serna's travel to Poland, Ukraine, and Italy from October 9, 2023 to October 18, 2023 as his travel companion. Yun po, no? Dahil po travel companion niya ito pong si De La Serna, samot-sari pong mga katanungan ngayon ang nag-a-appear sa harapan po ng publiko. Katulad po ng comment nito pong si Live Awake Tayatan. Ito po ay concern niya dahil ito pong si De La Serna ay hindi naman po health professional. Kaya sa kanyang pananaw, parang hindi akma na ang kasama niya dapat bilang travel companion ay itong si De La Serna, kung hindi dapat isang health professional. Sabi dito ni Live Awake Tayatan, Harry Roque's decision to bring Mr. Supranational 2016 with him in his travels for purported health assistance is questionable. Is Mr. Supranational 2016 trained in taking blood pressure, administering CPR, and measuring blood sugar levels? Ilan lamang po yan sa mga katanungan na pwedeng iba to kapag ka ikaw ay merong medical condition sa taong makakasama mo from time to time. Kasi dapat meron po itong proper knowledge and skills sa pagharap po ng health emergency. Tuloy ko po yung binabasa natin. Usually, people with chronic illnesses such as diabetes are accompanied by healthcare professionals like caregivers or those trained in the skills she mentioned. Hindi yung eye candy ang dala. Okay, fine, if resource speaker yan sa isang event abroad, but to assist him in case he has a medical emergency, nagtatanong si Live Awake Tayatan. At may mga dagdag pa po siyang komento dito. Sabi po ni Tayatan dito, as what we have stated earlier, he is a business administration graduate from Holy Name University in Tagbilaran City. Oh, sabi niya pa, sa bagay, titingin ka lang sa gwapo, mababawasan na stress mo. Oy, kayo naman, Tayatan, talaga. Huwag niyong bigyan ng malisya. Nakikiusap po si Harry Roque. Huwag bigyan ng malisya. Ito pong sitwasyon na ito. Ang kayo talaga kung ano-ano iniisip ninyo. Tuloy tayo sa iba pang observation ng mga kapwa po natin netizen. O dito naman, sa shared post nitong si Melchor Vergara, nagtatanong din siya. Sabi niya, wait, di ba mas logical kung ang travel companion niya ay yung wife niya? Oo nga, nagtataka din ako eh. Kasi kung ako'y magta-travel, syempre asawa ko dapat ang kasama ko. Ano? Maliban na lamang kung yung mga tao na ito ang gustong kasama, walang halong mali siya to, Harry Roque, ah. Kasi totoo naman ang nangyayari. May mga talagang nagta-travel na ang kasama nila, yung kanilang mistress o kaya yung kanilang boylet. Hindi ikaw sinasabihan ko, Harry Roque. Ang linaw naman ng statement ko dyan. Tuloy ko po yung sinasabi natin dito. So if something bad happens, she can make important decisions. Tama. Malansang reason yata yan. Ito po ay shared post nitong si Melchor Vergara doon po sa pinost nitong si Yayam Dizon. O kumpare ko ito eh. Good morning, Harriet, sabi ni Yayam Dizon. Masaya at masarap po ba sa mga pinuntahan nyo? Nairaos ba ng matiwasay ang trip nyo? Siguro naman, parang Yayam Dizon. Kasi happy-happy talaga si Harry Roque. Kaya tingin ko, successful po yung kanilang pag-travel sa Europa at pagbabigay ng keynote address nitong si Harry Roque sa mga activities na kanya pong inatenan diyan po sa Europa. Puntahan nga natin particular yung mga post nitong si Yayam Dizon. Sige, puntahan natin mga tol. Ha? Dito po sa mga post nitong si Yayam Dizon, may mga katanungan po siya rito eh. Oh. Ito, isa sa mga napakahalagang katanungan na dapat isaalang-alang partikular ng ombudsman. Sabi ni parin ni Yayam Dizon dito, Ombudsman, is there a way to check the appointments being made by cabinet secretaries and other ranking government officials, including elected ones? I think cabets and boylets allowances may come from government coffers. And worse, they are probably getting huge salaries working in their subsidized condos or in out-of-town trips and not in the official's office. Senators and congressmen, do you think
there ought to be an investigation regarding this matter because it's obviously an abuse of authority and clear graft and corruption in aid of legislation, of course. Baka naman pwede, no? Wag natin tingnan si Harry Roque dito. In general, ang ating mga public servant. Kasi ang dami pong mga chismis-chismis na yung ilang mga politiko. May mga ketba, kabit, may mga boylet, may mga escort service. O, yan ha. Wala namang masama sa mga nagtatanong. O, dito pa. May tanong pa rito si Ayam Dison. Sabi niya, "Good morning, Harriet. Masaya at masarap po ba sa mga pinuntahan nyo?" O, ito yung shared po si Melchor kanina. O, tuloy natin. 18 hours ago. Aba, ni-name drop ako ni paring Ayam Dison dito. Ah. Ngayon ko lang to napansin. Ah. Sabi niya, top one, "You mean this ex-secretary used his office and issued government documents to a hunk to have sex capade in Europe?" Aba, wala akong sinasabing ganyan. Paring Ayam Dison, ha? Wala ako sinasabing ganyan. Ang post lang natin ay ganito. O, sige, puntahan natin yung post ni Top 1. O, dito na lang sa personal profile ko na Randy Navaira. Eh, pag nagkadimandahan naman, hindi naman si Top 1 ang ididimanda kung hindi si Randy Navaira. Eh. Pero, ito po kasi ang thread ng ating pong mga pahayag kahapon. O, unahin po na natin itong post natin a day ago. Kahapon po ito. More than 24 hours. Hindi pa natin alam dito. Eh, nag-iisip ako, alam nyo naman, ang isang dating pulis, may pagkatismoso. Pero dapat, yung pagiging kismoso natin, sa tama lang. Oh, kaya, gumana yung pagiging kismoso ko. Unahin natin, sabi ko po dito, pwede bang name reveal naman dyan para mas mahalukay ng netizen ng katotohanan sa likod ng mga dokumento na ito? To be honest with you, mga tol, hindi ko pa alam kung sino po ang nasa likod ng mga dokumento na yan. Kasi hindi ko pa nababasa back then ang balita po ng Abante News. Kaya pinost ko pa po ito. Ito ang mga documents na may kaugnayan sa dating executive assistant ni Harry Roque na natagpuan sa loob ng Lucky South 99. "The document itself," sabi po ni Winston Casio, "is not of suspicious or criminal nature. Gayunpaman, hindi mawawala sa isipan ng mga tao ang napakaraming katanungan tulad ng bakit nandoon ang mga documents na yan, sino ang executive assistant na ito, at ano ang kanyang ginagawa doon. Coincidence lang ba na si Harry Roque, abogado ng Whirlwind Corporation na nagpapaupa sa Lucky South 99, at the same time yun kayang dating executive assistant ay nandoon din sa Lucky South 99? Mga katanungan na hindi ko pa po talaga alam ang kasagutan. Pero dahil hinahanap ko po talaga kung ano ba ang pangalan ng executive assistant na ito, eh keyword-keyword lang naman sa Google. At sa keyword-keyword na yan, Lucky South 99, Porac, Pampanga, at anong sinabi ni Harry Roque, lumabas po sa aking pagsasaliksik ang balita po mula po doon sa Abante News. Pero before pa nga niyan, nag-post pa ako nito. Ano bang ang ibig sabihin ng documents na natagpuan sa Lucky South 99? Ang ibig bang sabihin ng documents na natagpuan sa Lucky South 99 ay parang solicitation letter para sa travel support to Poland? Sana malaman ng netizen kung sino ang executive assistant na ito ni Harry Roque para mas mabulat-lat ang katotohanan sa likod ng mga documents na iyon. At dahil nga po sa mga katanungan na yan, talagang gumugulo sa isipan natin, in just a couple or several minutes, ito na po, nakita na po natin ang balita mula po sa Abante News. At ito po, shinare ko po yun sa ating timeline. Ito po yun, ha. Oh. Sila po ang nagpangalan dito kay De La Serna, hindi po si Top 1. Pero may tanong kasi ako. Ang pangalan pala ng executive assistant ni Harry Roque sa documents na natagpuan sa Lucky South 99 ay Alberto Rodolfo E. De La Serna. At ayon sa documents, ito ay isasama ni Harry Roque sa biyahe nito sa Poland, Ukraine at Italy mula October 9, 2023 hanggang October 18, 2023. Ayon pa sa balita, si De La Serna daw ay Mr. Supranational Philippines 2016. Ang tanong ko, alam nyo ba, naiisip ko? Ba, wala akong halong Malaysia dyan. Talaga naman kayo, binibigyan nyo ng Malaysia katanungan ko eh. Ito nga po, sinagot ko na yan. Sabi ko naman sa post na yan, kayo naman mga tol, oh, naiisip ko talaga maswerte itong executive assistant
Ako nga, hindi pa ako nakakapunta sa ibang bansa, eh, not even Hong Kong or Singapore. Eh. Tapos siya nakapunta sa iba't ibang bansa sa Europa. Kaya napakaswerte niya talaga. No? Kaya ako sinasabi dito, naiisip ko talaga maswerte itong executive assistant. Dahil makakapasyal siya sa iba't ibang bansa ng libre. Maswerte din si Roque kasi may travel companion siya dahil diabetic pala siya. Huwag nyo kasing lagyan ng mali siya. Nakikiusap na nga si Roque, di ba? Kayo naman mga tol, huwag nyong bibigyan ng mali siya. Ha? Huwag tayo makakalimot, wala pong mali siya dyan. Walang mali siya mga tol. Ngayon, ano ang reaction dyan ng ilang mga personalidad katulad po ni Ronald Llamas? Kaugnay na rin po, particular sa Pogo. Oh, kanina, live streaming po ito, hindi ko pa po napapanood fully, pero may mga ilang pagpapasaring dito itong si Ronald Llamas eh. Hindi ko alam kung may mali siya sa kanya, yung executive assistant. Eh, panoorin na lamang natin ngayon, mga tol. Kiyari nga. Ba't ka natatawa, Ina? Alam ko na, pinaghahandaan ko na yung sarili ko sa mga sasabihin mo. Oh, kalmado ko. Dito, alam ko hat na hat kang magbigay ng inyong opinion. Mm. Ay, yung mga dokumento nga nakita doon pala sa Porak na Pogo have sex. So, documents with his signature. Documents which somewhat seem to be unrelated to Pogo operations. No? But, you know, he has his name there. Except for one, meron yata listahan na parang nagpapakita na siya ang isa sa mga abogado daw. Parang gano'n na nga. Pogo. Sige, what do you make of all this? You know, his name appearing in papers found inside the Pogo Hub. Anong mali ron? Anong mali na yung mga papeles ng mga appointment papers mo na sa isang Pogo Hub, no, na illegal, na merong torture chamber? Eh, ex-human rights lawyer ka na eh. Hindi ka naman human rights lawyer ngayon eh. Ex lang eh. So, anong mali ron, no? Na meron na yung mga appointment papers mo na sa isang Pogo Hub na may torture chamber. Walang mali ron. Walang mali ron, di ba, Michael? Oh, tama. Wala. I agree. Wala namang mali talaga. Walang mali doon. Malisyoso lang ang isip nun. Oh, anong mali ron? Na yung appointment papers ng Mr. Supranational, no? Supranational, ay nandoon sa Pogo Hub. Walang mali doon. Kayo mga tola, huwag kayong magbibigay ng mali siya. Walang mali doon. Pakinggan natin si Harry Roque, huwag bigyan ng mali siya. Walang mali doon. Walang mali. Kailangan mo ng travel companion eh, di ba? Diabetic. Travel companion, diabetic eh. Masyado kang matamis. Matamis. No? Kaya kailangan mo talaga ng travel companion. Lalaki na muscle, no? Anong mali ron na ikaw yung abogado? No? Ikaw yung abogado doon sa nagpapaupa. Doon sa lupa. Pogo Hub. Wala namang mali ron, Ina eh. Wala namang lahat siya ay just... Malinaw ah. Walang mali. Kaya wag niyo na bigyan ng mali siya. Kayo naman mga tolo. And that concludes our program.